Kaya pala humagok pa rin ang karburador eh. Barado pala yung filter, puno ng alikabok. Hi, magandang araw sa inyo, idol. Magandang araw sa iyo. Ituturo ko ngayon kung paano ang maglinis ng karburador at magtono. Panoorin nyo lang. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Grabe ang dumi. Puro alikabok. So, ayan guys. Tatanggalin lang natin yung dalawang pinaka-ehe niya sa loob. Ayan. Yan lang yung tatanggalin nyo kung maglilinis kayo ng karburador. Yung floater niya, kung hindi naman siya nag-overflow, huwag nyo nang pakailaman. Kasi hindi naman siya nag-overflow, huwag nyo nang pakailaman kasi mamaya, tawag nito yung, hindi pa kayo, bagman pa lang kayo sa pagbabaklas ng karburador, baka magkamali kayo ng kabit, baka magkaroon pa ng problema. Pag nagkabaliktad yan ay walang papasok na gas pag nabaliktad mo ng kabit yung floater niya. So panoorin nyo lang step by step. So ayan yung butas niya, bubuhusan natin ng gas. Tapos kung meron ka namang compressor, mas maganda. Ayan, yung malinis na gas ah. Eh wala akong compressor kasi wala naman ako mga special na mga gamit. Kaya ihip-ihip muna. Para hindi malaglag yung niya, yung pinaka-ehe ng floater niya, hawakan nyo lang sa magkabilang dulo. Yun, yan ginagawa ko. Tapos yung hangin niya, huwag mo nang tatanggalin. Hihigpitan mo lang siya pabaon. Mamaya itutono natin yan pagtapos natin maglinis ng karburador. Ayan, buhusan natin yung pinagtanggalan natin ng yung ina-adjustan ng minor. Ihip-ihip lang. Dapat malakas kang umihip para tanggal talaga ang alikabok. Pero tanggal yan guys. Kasi yan naman lagi ginagawa ko. Wala tayong compressor eh. May butas naman yan na maliit. Sobra. So sisilipin mo lang siya kung nakikita mo na yung pinaka butas niya. Okay na yun. Basta yung adyasan ng hangin, huwag yun ang tatanggalin. Kasi may minsan na karburador pag tinanggal yung adyasan ng hangin, hindi mo na may babalik. Kaya ang ginagawa ng iba, nilalagari. So, nagkakaproblema pa. Pero kung ang karburador mo naman,
maganda naman ang minor niya, ang problema ng alambarado, huwag mo nang papagalaw yun kung ang karburador mo bago pa. Ilang yung may papayo ko sa'yo. So ayan, yung adyasan niya ng ano, ang minor, may spring yan, baka mamaya makalimutan. Makakalimutan yan. Kasi pag wala yung spring yan, sa vibrate ng ano, ng motor natin, nalalaglag yun unti-unti pag wala yung spring. O magugulat ka na lang. Wala pa lang minor, wala nang minor yung motor mo. So ayan, panoorin nyo lang. Ganyan ang pag, ano, pagbalik ng takip. Ayan, may parang house day na ano. Ayan. Ang paghigpit nyan guys, paekes. Ayan. Huwag yung sunod-sunod ang paekes, para mas maganda yung lapat. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. So ayan, babalik na natin. Yeah, medyo nahirapan ako sa pagbalik nila eh. Pero kaya naman. Dapat medyo mahigpit yan. Hindi pwedeng lipit. Sisingaw yan, mawawalan ka ng minor. Bigla ka na lang mamamatay yan. Ang paggabit ng ano, piston ng carburetor yan, may kanal yan, may kita kang kanal. Yan. Tatapat mo siya diyan sa may parang naka-usling ano. Malutong lang 'to eh. Na tuldok. Naka-usli yan. Kailangan nakatapat yan. Pag hindi nakatapat yan, hindi mo may papasok yan. So kung pipilitin mo na ipapasok yung piston ng carburetor mo, yari ka pag andar niyan, magwa-wild diyan. Yan. Tsaka pag silinyador mo, hindi mo siya hindi maglalaro. Tapat-tapat yan, tapat mo lang ang kanal ng piston sa kanila sa may naka-usbong na tuldok. Pag hindi siya natapat, lahat ng carburetor meron yan. May papasok. Hindi po pwedeng wala. Meron talagang guide dyan na parang tuldok na naka-usli. Tapos yun, lalaroin mo yung silinyador niya kung talagang naglalaro yung piston sa ano, carburetor. So pandarin ko na. Ang pagtono natin guys, nakahigpit na kasi ang ano yan eh, pabao. So ang ginagawa ko dyan ngayon, niluluwagan ko na. Luluwagan mo siya ng dalawang ikot. Tapos mararamdaman mo, uubo siya ng malakas. Saka mo naman siya bababaan ng lugar. Ganun yung discard. So ayan, bumababa na yung minor niya. Thank you.
So medyo kapos pa siya ng konti. Luluwagan mo pa siya ng kalahati. Kalahating ikot ah. Ayan, binubomba ko na. Naramdaman ko kasi dyan, medyo may ano siya. Medyo may delay. So, meron palang problema. Ayan ang problema niya. Yung filter. Kasi tinanong ko yung may-ari. Dalawang taon na pala siya, hindi nagpapalit ang filter. So, tinry ko yan. Tanggalin namin. So, nagulat ako sa ano. Sa natuklasan ko dyan, ang daming alikabok, ang kapal, nagpuputik siya kasi naghalo na yung alikabok sa kalangis. Kaya pag binubomba, ayan o, alikabok o. Kaya nga pag binubomba mo, medyo may delay siya na konti. Konting ano, hagok. So ayan, papakita ko sa inyo ha, kung ano yung tsura niya. Naghalo yung langis. Saka yung alikabok para siya naging putik. Ayun oh. Tapon ka na. Tapon na yung filter ah. Ayan, dininisin mo. Pero kung may budget ka guys, pwede ka naman bumili ng filter. Filter ng ano, air cleaner. Pwede ka naman bumili nun. Mura lang yun, nasa 50 yata yun. Air cleaner. Na filter. So ito na nga, papanda rin na natin. Bombahin ko yan. So ayan, i-rotate na natin ngayon yan. So ang ganda na ng minor niya. So guys, kung nagustuhan mo tong video na ginawa ko, ayan, subscribe ka sa channel ko para pag nag-upload ako ng video, isa ka sa unang makakapanood ng upload ko. So guys, so ayan, i-rotate ko muna para mas maganda. So okay naman ah. Okay na yung arangkada niya, pati yung under niya. Okay na. So thanks for watching. Please like and subscribe.